Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahi kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Danny mula sa Antique. Huwag nyo na lang pong banggitin yung buo kong pangalan kasi personal email ko po yung ginamit ko. Nandito na po ako ngayon sa Maynila pero gusto ko lamang pong ibahagi ang mga naranasan ko sa bahay ng lola ko kung saan kaming lumaking magkakapatid. Ang bayan po namin ay ang may pinakamaraming barangay sa Antique at karamihan ay malapit sa bundok. Kabilang na po doon yung barangay namin. Ito po yung background ng bahay na kinuwento ng mga lola ko nung bata pa kami. Opo, tama po kayo ng pagkakarinig. Mga lola kasi, tatlo po yung kinalakihan naming lola sa father's side. Yung lola ko po na asawa ni lolo at dalawa ko pang mga lola na matatandang dalaga na mga kapatid naman ni lolo. So, marami-raming kwento po at palo ang naranasan namin nung kabataan pa namin. Mahilig po kaming kwentuhan ng mga lola namin tungkol sa gera at sa mga kababalaghan o katatakutan. Marami po kaming experiences dito sa bahay pero yung ibabahagi ko po ay yung pinaka nakakatakot na karanasan ko mismo. Background po sa bahay ng lolo at lola ko. Pinatayo daw itong bahay right after ng World War II na kung saan naganap sa lugar din namin mismo ang isa sa mga madugong labanan. Naalala ko nung bata pa ako. Ang mga bintana ng bahay ay yung mga Spanish colonial type maliban sa walang capis shells. Yung pagbukas mo ng bintana, kitang-kita ka ng lahat ng nasa labas. May nagsabi daw dati sa lolo ko na wag daw magpatayo ng bahay sa spot na yun kasi ginalaktudan yung lugar. O kung tawagin sa Tagalog ay tawiran. Pero obviously, hindi pinansin ni lolo kasi nakatayo yung bahay magpasa hanggang ngayon. Malaki po yung bahay at malawak ang bakuran. May mga palayan din sa likod. Yung pintura ng bahay ay kulay puti, kaya sabi ng ibang mga tao ay parang haunted house daw, lalo na kung gabi. Sa ngayon, naiparenovate na yun at nakailang beses na naipabless sa mga pari. Pero yung ibang original na parts ng dating bahay ay ginagamit pa rin namin hanggang ngayon. Tulad ng hagdan na gawa sa kahoy at yung ibang pintuan sa first floor. Dahil medyo luma na yung kahoy, yung mga pintuan na yun ay medyo pahirapan na kung buksan at isara kasi parang nag-expand na yung kahoy. So, hindi ka talaga pwedeng maglabas-pasok na hindi ka maririnig ng tao sa loob ng kwarto o ng sala. Meaning, bawal umuwi ng late para sa mga mahilig gumala at uminom. Sorry po, napahaba ang intro ko pero may connection po kasi ito sa ikukwento ko. Sa Iloilo na po ako that time nag-aaral kasi college na ako. So yung ginagawa ko ay umuuwi lang ako once a month or minsan kung busy talaga kung may mga special occasions lang kasi pumupunta naman sina mama sa Iloilo para magbakasyon sa mga tito ko. Doon kasi ako nakikitira habang nag-aaral ako noon. Umuwi ako sa bahay kasi fiesta sa barangay namin noong mga panahon na yun. April yun. So bakasyon ng lahat ng mga estudyante. Wala pang K-12 ng panahon na to. Bale, dalawa ang kwarto sa first floor ng bahay at yung kapatid ko at mga barkada niya
ay dun sa dati kong kwarto pumuesto. Sa palagay ko, pito sila at that time. Mabarkada kasi yung kapatid ko na yun at puro sila lalaki kaya okay lang na magtabi-tabi sila dun. Bali ako, tumabi ako sa lola ko na nasa kabilang kwarto lang. Gabi na yun, Friday tapos pagka-Saturday ay festa na sa amin. Dakilang manginginom yung kapatid ko at mga barkada niya kaya bagsak silang lahat sa kwarto nung dumaan ako. Bukas kasi yung pintuan nila kaya kitang-kita ko mula sa labas. So ako, nagbasa pa ako ng pocketbook, yung koleksyon ng mama ko. Habang nagpapaantok, katabi ko yung lola ko na tulog na tulog na nung mga sandaling iyon. Umihi muna ako tapos bumalik na sa kwarto at nagpa siyang matulog na para maaga akong makabangon at makatulong sa paghahanda ng mga kakainin o ihahanda sa fiesta kinabukasan. Nila ko yung pintuan tapos chinay ko pa kung lumapat ba yung latch ng doorknob tapos humiga pabaliktad kay lola. Yung pwesto ko bale is nasa paanan ng lola ko tapos kaharap niya ay yung pa ako naman. Huwag po kayo mag-alala dahil malinis po yung paa namin. Hindi po ako sanay matulog ng walang ilaw at kahit pa nightlight ay ayoko din. Kahit mahilig po ako sa horror ay super matatakutin po ako. So, ayoko sa mga madadilim na mga lugar. Kaya naman, natulog kami na nakabukas sa ilaw. Sanay naman din po si Lola na wala siyang ilaw. Naalimpungatan ako that time kasi pakiramdam ko mayroong mali sa paligid. Madaling araw na yun at wala kasi sa tabi ko yung cellphone ko kaya hindi ko makita ang eksaktong oras. May nakita akong puti sa bandang uluhan ko kaya ako naman tinignan ko. Hindi ko agad nakilala kasi madilim. Ang alam ko lang ay nakaputi siya at nakatayo sa bandang ulo ko. Papungas-pungas sasabi ko pa, "Jan, ngabugtaw ka pa?" O ang ibig pong sabihin sa Tagalog, "Jan, bakit gising ka pa?" Kasi akala ko yung kapatid ko eh. Tapos, biglang gumalaw yung nakatayo. Yung animong matutumba. Parang biglang nagising yung diwa ko. At narealize ko, madilim. Patay yung ilaw tapos, may lalaki na nakatayo sa ulahan ko at nasa loob ng kwarto. Bigla akong tumalon sa kama at dinakma yung switch ng ilaw para buksan. Nagising naman si Lola kasi nagsisisigaw na ako nun, sabay bukas ng pintuan. Nung tumingin ako ulit, nakita kong inaalalayan ng Lola ko yung best friend ng kapatid ko na mukhang kakagising lang at mahilo-hilo pa. Inakay niya ito patungo sa kwarto kung saan sila tumutuloy na magbabarkada. Naiwan ako sa kwarto na nakaupo at nanginginig pa rin sa takot. Imaginin mo, may taong nakatayo malapit sa kama mo, tapos nakatingin ng direkta sa mukha mo habang tulog ka, pero hindi mo alam kung gaano na siya katagal na nandun. Ano yun? Paranormal activity? Pero seryoso, ganun na ganun yung eksena that time. Nung bumalik si Lola, tinanong ko siya kung ano daw ba yung sabi ng barkada ng kapatid ko. Sabi niya, natutulog lang naman daw siya at hindi niya alam kung paano siya nakapunta dun. Pero sabi din daw niya, may instances na nag-i-sleepwalk siya. Nagtimpla kami ng Lola ko ng tsokolate at nag-usap muna. Tinanong ko siya kung pinatay niya yung ilaw nung tulog na ako. Sabi niya, hindi daw kasi wala naman daw siyang mapapala dahil nasubukan niya na dating gawin yun. At matapos lang ng ilang minuto, nagising daw ako at binuksan ulit yung ilaw. Isa pa, alam naman daw niyang takot ako sa dilim. Kaya sinabi ko sa kanya na, nung magising po kasi ko la, patay na yung ilaw eh. Tapos, paano siya makakapasok sa kwarto ay nakalak pa rin yung pintuan. Sinugurado ko pa nga lumapat yung latch ng doorknob eh. Hindi ko maisip kung
paano siya nakapasok. Hindi naman po pwedeng pareho tayong tulog, mantika, at hindi natin narinig na nabuksan yung pintuan, di bala? Tapos, may nakita ka bang nag-i-sleepwalk na sinarado ulit yung pintuan pagpasok nila? Tuloy-tuloy at medyo hindi kumpinsido kung sabi kay Lola. Si Lola naman, hindi kumibo sa sinabi ko. The next day, habang naghahanda, nakita kong nakatambay yung kapatid ko at mga barkada niya sa sala. Tinawag ko yung kapatid ko at tinanong kung nasaan yung isang barkada niya. Tapos, sabi niya, umuwi na daw kasi hiyang-hiya sa nangyari kagabi. Sabi pa ng kapatid ko, sabihin ko daw sa inyo ni Lola na pasensya kasi hindi niya daw alam talaga kung paano siyang napunta dun sa kwarto kagabi. Tinignan ko lang yung kapatid ko at tumango. Hanggang ngayon po ay palaisipan pa rin sa amin ni Lola yung nangyari sa amin nung gabing yun. Nakalak ang pintuan at lock pa rin before ko siya binuksan nung nagising na ako. Sobrang nakakatakot at nakakapagtaka po talaga. Pero totoo pong nangyari ito. Sana po ay maibahagi o mabasa ninyo itong kwento at karanasan ko. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Isa po akong casino dealer. Hindi ko nababanggitin kung saan. Pumapasok akong masigla sa trabaho at punong-puno ng energy. Dumating yung pinaka-aantay kong bakasyon. 2 linggo din yun. 2 linggo akong nagbakasyon sa bahay. Sobrang na-appreciate ko yung pahingang yun dahil nakakapagod din sa trabaho and at the same time, nagkaroon ako ng time sa family ko, lalo na sa 2 kong anak. 2 linggo lang ako sa bahay nagstay. After 2 weeks, binigyan na ulit ako ng schedule sa trabaho. So syempre, dahil may pandemic, required sa trabaho ang magpa-rapid test. So ayun, nag-positive ako. Ini-swab test din ako nung araw na yon, October 26. Kinabukasan, nalaman ko yung resulta ng swab test. Positive nga po ang resulta. Pero wala akong sintomas na nararamdaman. Asymptomatic, ika nga nila. So, eto na naman ako, home quarantine sa bahay for 2 weeks. Nag-self-isolate sa bahay hanggang sa nung nalaman na ng barangay, agad-agad akong kinuha sa bahay at dinala sa isang isolation area kung saan dapat maglagi sa loob ng 2 linggo ang isang pasyente nag-positive sa COVID. Dito na nagsimula ang aking na-experience. Unang araw ko sa lugar na yun, isa pa lang school ang pinagstayan ko para lang po sa inyong kaalaman. So, nasa classroom lang ako nakastay. Meron 10 per patients. So, pagdating ko dun, 4 kaming pasyente ang nasa loob ng classroom. Tahimik naman sila at ganun din ako. Wala namang kakaiba. Sumunod na nangyari, pang 6th day ko na, nagsabi sa amin yung 2 kasama namin sa loob na uuwi na sila kinabukasan. So, 2 na lang kaming matitira sa loob ng classroom. At dumating yung araw na umuwi na nga sila dahil natapos na nila yung 14 days quarantine nila. 2 na lang kaming naiwan ni ate. Kinagabihan, kinausap ako ni ate. Duda ko sa itsura niya. Ang itim ng mga mata niya pati labi. Maputla siya na parang naninilaw. Kinausap niya ako. Pero syempre, ako naman naka-face mask at face shield. Ay, kailan ang uwi mo? Tanong ni ate sa akin.
Sumagot naman ako dito. Ah, sa susunod na araw po. Kayo po. Balik tanong ko kay ate. Ah, okay. Sabay pala tayong lalabas. Sagot naman ito sa akin. So, panatag akong hindi ako maiiwan mag-isa sa loob ng classroom kasi talaga namang nakakatakot mag-isa. Ate, okay ka lang po ba? Tanong ko dito. Oo naman, sagot lang nito sa akin. Natanong ko kung okay siya kasi nga nag-aalala ko sa itsura niya at bakit nangingitim siya. So, bumalik na siya sa tent niya at ako naman ay bumalik na din. Humiga at nag-cellphone. Nagpuyat ako nung gabing yun. Hindi ako makatulog. Parang may mabigat pero hindi ko pinapansin. 6 a.m. na yata ako nakatulog. May gumising sa akin. May pumasok na housekeeping sa loob at ginising ako. Ma'am, housekeeping po. Maglilinis lang po ako saglit. Sabi nito sa akin. Sinagot ko lang siya at ang sabi ko dito, sige lang. Nagulat ako at napatayo. Bakit? Wala na kasi yung kasama kong pasyente. Pati yung gamit niya, wala na din. Ma'am, nasa na po yung isang babaeng kasama ko dito? Umuwi na po ba? Bakit wala na po yung gamit niya? Alam ko po, sa susunod na araw pa yung labas niya eh. Sabay kami. Sunod-sunod kong sabi kay house cleaning na ate. Po, sino pong babae ma'am? Tanong naman ito sa akin. Yung kasama ko po dito, sagot ko naman sa kanya. Ma'am, nung isang araw pa po kayo walang kasama dito, magmula nung umuwi yung dalawa? Balik sagot nito sa akin. Napabalikwas ako sa aking kinahihigaan. Nawala yung antok ko. Napatakbo ako sa nurse station para alamin kung totoo bang wala akong kasama kasi hindi ako mapakali. Tinanong ko yung nurse kung wala ba talaga akong kasama sa kwarto. Ang sabi niya, wala daw. At doon ko nalaman na hindi pala kami talaga apat sa loob ng kwarto, kundi tatlo lang. At yung dalawa nga ay umuwi na. Natulala ako kasi nakausap ko pa siya nung gabi. Doon ko din napagtanto na kaya walang kumakausap sa kanya kasi wala namang nakakakita sa kanya kundi ako lang. Sa ngayon po, andito na po ako sa bahay at magaling na. Clear na din po ako at nakabalik na sa trabaho. Magmula noon, hindi na maalis sa isip ko yung babaeng kasama ko sa kwarto. Lagi din siyang dumadalaw sa paniginip ko at kinakamusta ang kalagayan ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Keep safe and wear your face mask and face shields. Hanggang dito na lamang po and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!